Magandang araw mga kaibigan. Sa vlog natin ito ay marahil magtaka kayo sapagkat kakaiba ang tema na ating ipapakita sa inyo. Sa pag-ikot ng taong gala ay pinuntahan natin ang isang lugar kung saan ay puno ng kwento at marahil ay nagtataka kayo. Ito ang bayan ng Hagunoy, Bulacan. Sabi ng iilan, baka mabura sa mapa sapagkat patuloy na binabaha kahit hindi umulan. Ano nga ba ang dahilan? Pero ang kalagayan nito ay tila normal na sa mga tao. At tunayan, hinahanapan nila ng solusyon para makasabay sa agos ng panahon. Pero tila ang problemang ito noon ay palala ng palala sa ngayon. Halimat, samahan niyo ako sa ating paglalakbay mismo sa Hagunoy, Bulacan upang ating alamin ano nga ba ang dahilan ng pagbaha sa bayang ito. Eh, so ito na po mga kaibigan, ito yung sinasabi natin dito sa lugar na ito na naranasan natin kung paano lumublob sa baha. Eh, ito yung baha mga kaibigan, walang ulan, mahalang dahil sa bahas ng tubig. Ito ang lugar ng Hagunoy kung saan aming pilit na pinuntahan para atin maranasan ang kinikwento ng ilan sa ating mga kapwa vlogger na di umano sa lugar nito kung saan nalang tumataas ang tubig. Totoo ang kwento, ako mismo ang nakaranas. Kapag tumataas ang tubig dito sa Hagunoy, Bulacan ay naglilipa na naman ang mga higanting tricycle, mga matataas ikanga dinisenyo pang laban sa baha. At mapalad tayong nakilala natin si Manong Jun, isang operator ng isang higanting tricycle. Kapag sa sitwasyon, kailan mag-isip ka na. Inubil ka na, wala sakyan. Para i-upgrade mo yung sakyan mo. Dahil hanggang ano pa po ito. Hanggang 27 po, meron pang laki ng tubig. Opo. Pero taon na ba ito? Ilang taon na nararanasan? Ano po sa tingin nyo pinakadahilan kung ba't nagkaganito? Bumababa yung ano, bumababa yung level ng lupa dito. Taon-taon, bumababa yung level. Isa sa itinuturong dahilan ni tatay kung bakit hindi na naging normal ang pagtaas ng tubig ay ang pagbaba naman ng lupa dito sa Hagunoy. Ayon niya sa kanya, nung unang panahon, ang Hagunoy ay puro puso ang pinagkukunan ng tubig. Ayon kay Tatay Jun, ito marahil ang dahilan kung kaya taon-taon ay bumababa ang lupa ng Hagunoy. At dahil naman sa epekto ng climate change, ay unti-unti naman tumataas ang level ng tubig. Kaya habang patagal ng patagal, malaking perwisyo sa kanila ang nasabing baha. Bigyan ng katawan naman, may kasama tayo rito. Ano pa pangalan natin? Sugar po. Ate Sugar, normal na po ba sa inyo itong ganitong klaseng tanawin? Opo, normal na po para sa amin. Araw-araw na po namin nararanasan itong ganito. Itong ganito? So parang ano na lang, no? Normal na lang. Sa inyong pananaw, magkakaroon po ba ng solusyon ito? May magkakaroon po ba ng ano? Ano po ba ang posibleng solusyon dito? Eh, matagal naman na po nila sinasabi na susolusyonan po nila yung ganito, pero wala pa rin naman po silang ginagawa. Ang ginagawa lang naman po nila, itatambak lang po sila ng pinapataasan lang po yung daan kada barangay. Eh, kaso malala pa rin naman po yung high tide. So habang tinatampak at tumataas na? Ganun pa rin po, perpisyo pa rin naman po yung high tide kahit po tambakan po nila, naabutan pa rin po ng tubig. Kunwari po, tinambakan sa ganitong barangay, ang maapektuhan naman po yung maliliit na bahay. So, wala po silang sa bandang hapon ay inikot ko ang barangay Santo Niño, Hagunoy, Bulacan.
may mga parte pa rin ng kanilang kalsada na may mga tubig. At ang iilan naman ay makikita mo ang bakas na naiwan ng pagbaha. Mababa na kasi ang level ng tubig ng panahon na yan. Ganito ang sitwasyon. Kapag bumababa, bumabalik sa normal ang sitwasyon. So ayan, may nakita tayong tricycle driver. Alright. Kuya, anong pangalan niyo, kuya? Wilson po. Wilson. Biyahe sa tricycle? Sakto na po, biyahe ko. Okay. Ano po, kuya, sa panahon niyo ang dahilan, bakit patuloy na nagbabaha dito sa Bulacan, especially sa Hagunoy? Sa kadahilan ng bumababa na rin po ang lupa rito. Bumababa? Saka po sa mga drainage, oho, medyo malilit at baka ano na, yung maraming burak na. Isa na rin po yung sa ilog. Mga babaw na po yung sa ilog. Salamat kuya. Sige, okay, may pasahero na po kayo. Saka po. Ayan. Si kuya. Kuya, anong pangalan, kuya? Jesse Goose Robinson. Ano po yung ano yung patungkol doon sa nabanggit niyang dati? Ano ba ito dati? Yung mga puso dito, mga tao rito? Maraming mga puso dito dati noon. Puso. Hindi lang puso. Maraming palindahan. Yun yung isa sa dahilan, sinasabing dahilan, na kung bakit bumababa daw ang tubig, ang lupa dito? Ang isa rin sa dahilan na kaya lumulubog yung loob ng katay, bumababa ang lupa. Bumababa ang lupa. Saka pag alagtas sa ibang pari, o hindi pupunta sa bababang lugar. So matagal na itong pagbaha dito? Matagal na. Mga pasimula, ilang taon na ba? Isang dekada na rin. Dekada na. Normal na lang kumbaga sa inyo. So, anong ginagawa niyo pag ganitong ba? Ganyan lang. Tambay. Pagka sobrang laki na ng tubig, nakatambay na lang kami rin. So, hindi lang kami pakabiyahe. Ang pagbaba ng lupa at pagtaas ng level ng tubig ang isa sa pinaka dahilan kung bakit tumataas ang tubig dito sa Hagunoy ayon sa karamihan. Pero sa gaya ng akin, marahil malaking kontribusyon din dito ang pagpapariwara sa ating kapaligiran. Dahil patuloy na nagbabago ang ihip ng panahon, ang climate change. Marahil para sa akin, taon-taon nagbabago man ang ihip ng panahon, iwasan na lang natin ang pagsisisihan. Gumawa tayo ng mga hakbangin at pamamaraan. Pagtitiwala sa bawat isa na ang hamong ito ay siguradong malalagpasan. Gising, kaibigan, mga kapatid kong Bolaquino, kayang-kaya kapag nagtutulungan. Ako po si Taong Gala at kung sakaling naibigan mo ang ganitong klaseng kwento, sana ay huwag mo din kalimutan na pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa susunod nating mga video. Maraming salamat mga kaibigan sa inyong pag-like, pag-share at pag-hug sa ating channel. Hanggang sa huli mga kaibigan, paalam pansamantala.